Level up ng mga imbensyon. Biro ninyo mga doktor at mga nurse sa ospital na robot at makabagong edukasyon. Paano nga ba natin matuturuan ang ating mga anak sa loob mismo ng ating mga bahay para iwas hawa, di ba? Siguradong ang mga pagkukwentuhan natin ngayong gabi ay marami kayong matututunan at lahat tayo relate much. Ako si Corina at ito ang Rated K Digital. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Hindi biro ang tumataas ng mga kaso ng mga nahahawahan ng COVID-19 sa mga ospital ngayon na sobrang puno. Kaya naman ang mga doktor at mga nurse, naku, give up na sila kung hindi nauunahan ng kamatayan. Huwag naman sana. To the rescue! Isang makina na inimbento ng isang universidad sa Bulacan na siyang humahalili sa mga doktor at nurse sa ospital. Isang robot! Maniniwala ba kayo? Introducing, ipinakikilala, RoviDoc at your service. Roving Doctor na robot ang tawag sa kanya, si RoviDoc. Magandang araw. Ako ay si RoviDoc. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Ang remote control na nurse sa Malolos, Bulacan. Si RoviDoc po, nakakatulong na, nakakaaliw pa. Oras-oras, napapaikot namin sila sa mga kwarto. Yung mga dati namin trabaho, nabawasan. Hindi namin na napupunta sa ng rekta sa pasyente. Malaking bawas para sa amin. Binuo ng grupo mula sa isang universidad si RoviDoc. Ang layunin nila, makatulong sa ating mga frontliners. Plano ni Dr. Reynaldo Nagit, Chancellor ng Bulsu External Campus, na bumuo ng proyekto na makakatulong para sa mga frontliners ngayong panahon ng pandemya. Sa tulong din na binigay sa atin ng ating muting gobernador, Daniel Fernando, ay naisinutuparan natin ang ating proyekto. Nakita rin ng ilang doktor na solusyon itong si RoviDoc para mapunan ang kakulangan ng mga nurse sa mga ospital. Dahil direktang nakakasama ng mga healthcare workers ang mga pasyenteng positibo sa COVID-19, hindi rin sila ligtas sa virus. Nagkakasakit at minsan nagiging mitsa pa ng kanilang sariling buhay. Sobrang nakakatakot kasi hindi mo rin alam kung saan mo siya makukuha. And if you're working sa isang COVID facility, talagang mabilis talaga hawaan ka talaga. Kaya para sa mga frontliners, don't you worry dahil nandito na si RoviDoc. Handa kayong tulungan sa inyong laban. Ang ilang profesor ng Information Technology sa Bulacan State University ang siyang bumuo sa robot. Mahigit isang buwan din ang inabot sa paggawa nito. Mabilis na natapos nina Jason Victoriano, Richard, Manuel, Dustin at Jomar ang pagbuo kay RoviDoc. Dahil ang mga materyales na ginamit nila, madaling mabili at makita. Lahat available sa mga bilihan ng gadget sa mall. Si RoviDoc, mayroon siyang navigational camera which is pwede siya makita ng ating frontliners kahit na wala siya sa mismong lugar na yon. Tapos ako kontrol niya si RoviDoc gamit ng remote control. The same time, pwedeng dali ni RoviDoc yung mga pagkain, tubig, yung mga gamot sa mga pasyente nang walang direct contact ang ating mga frontliners sa ating mga pasyente. Meron tayong nilagay doon na tablet para pwede makipag-communicate yung ating doktor or yung mga nurse sa ating mga pasyente. Maliban sa action cam at tablet, kinabitan din ng Bluetooth speaker si RoviDoc. Itong simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili at ang ipagkakas. Nagsisilbing boses ito ng robot at senyales na. Oras na para sa kanyang pag-iikot. Maliban sa mga gamot at pagkain dala-dala ng robot sa bawat kwarto, meron din itong thermal scanner, heart rate at oxygen level sensor.
para ma-check na kaagad ang pasyente na hindi na kailangan lapitan pa ng nurse na busy din sa ibang pasyente. At para iwas hawa sa COVID, si Robby Doc ay may daladalang alcohol sa kanyang likuran. Meron din siyang disinfectant spray sa harap ng kanyang mga gulong. Dahil remote controlled ang all-around robot, malaking ginhawa ito para sa apat na nurse sa governance center. Nawala din ang kanilang mga pangamba at napalitan ng tuwa sa pagdating ni Robby Doc. Kung na-overcome naman po namin yung fears of death o fears of na mahawak mo sa pasyente dahil nga sa we're not closely contact with the patient, lalo pag may mga symptoms sa ubo, mga nagda-diarrhea. Yung remotely makakontrol mo siya kahit nasa malayo lugar ka, makikita po kung ano yung nangyayari, ano yung nagiging symptoms. Kaya yung baka umuubo na siya ng masyadong grabe. After nito pandemya, pwedeng gamitin ulit si Robby Doc. For example, in telemedicine, merong nagkaroon ng aksidente. Tapos si doktor is nasa labas ng ospital. Ngayon, pwede makita ni doktor yung situation ng pasyente gamit nitong telemedicine or nung si Robby Doc. For example, nakita ni doktor yung situation ni pasyente, pwede niyang bigyan ng guide si nurse kung paano first aid yung dapat gawin. Wow! Ang galing naman ni Robby Doc! Ang sala naman po pala ni Robby Doc. Winner! Maliban kay Robby Doc ng Malolos, trending din si Robo Nurse ng Taguig City. Kasabay ng pagbubukas ng isang quarantine facility sa lungsod, ang pagpapakilala kay Robo Nurse. At tulad ni Robby Doc, taga-deliver din si Robo Nurse ng mga pagkain at gamot para sa mga pasyenteng may COVID dyan sa Taguig. So at least sa ganung paraan, with the use of robots to assist the patients na walang direct contact si nurse kay patient. Magandang idea, maganda yung nagagawa ng mga bata na nakakapag-come up sila ng mga innovations na ganito. Hindi lang sa Pilipinas may mga nurse robots. Meron din syempre sa ibang bansa tulad nina Robot Dinso ng Thailand at Japan na ginagamit para i-monitor ang matatandang pasyente. Konnichiwa. Pwede rin niyang i-connect ang kanyang inaalagaan sa kanilang pamilya through video calls. Nandyan din si Robot Paro, ang seal na robot. Patok siya sa mga kilalang ospital sa iba't ibang parte ng mundo. Talagang nakakawala ng stress sa mga depres ang seal na robot. And last but not least, si Robot Pepper ng Belgium. Ang robot receptionist na nakakaintindi ng 20 lingwahe. Come with me. No, sorry. My parents always told me never to follow strangers. Kaya din niyang malaman ang gender at emosyon ng kanyang pasyente. Base sa mga pag-aaral, gumagawa ng mga nurse robots ang ilang progresibong bansa gaya ng Japan. Dahil sa taong 2035 daw, mas dadami ang bilang ng mga taong may edad na 65 kumpara sa may gulang na 18 anyos. Ibig sabihin, malaki ang chance ang magkukulang sa healthcare workers, ang mga ospital. Kung titingnan lang natin yung aspeto ng pagkuha ng robot as an assistance sa mga nurses, malaki ang maitutulong ito as an assistance. But if you're talking about replacement, ibang usapan yon. Kasi basically, ang isa sa hindi mapapalitan na serbisyo ng mga nurses sa client, it's basically yung aspeto ng caring aspect. Malaking factor kasi ang ginagampanan ng mga nurses para matulungan ang mga pasyente na gumaling, mapalakas ang loob, mamotivate, mabuhay ulit at lumaban. Lalo sa mga panahon talaga na ang mga pasyente ay very down, no? Yung tamang therapeutic communication, pagkausap sa mga pasyente, pag-boost ng moral nila, yung pa lang, no? Isa yun sa mga
mga bagay na hindi kayang i-replace ng isang robot. Sa kabila ng ating mga pinagdadaanan ngayong pandemya, mahalaga ang pagtutulungan at pagdadamayan ng bawat isa. Robot man o tao, dapat lahat tayo may kani-kanyang papel na ginagampanan para sa ating kaligtasan. Criticisms when it comes to this written text. What happened with the tortoise and the hare? Can anyone answer me? Sa mga nagbabasa, kung ano nga daw ba ang tunay at tapat na pag-ibig.